Good morning, good afternoon, good evening. Narito na po dito sa Metro Manila, Luzon, Visayas, Mindanao. Mainit, maalinsangang umaga pa lang. Oras ay 5:44 a.m. pa lang. Medyo maaga pala tayo ng bahagya ngayon. Ha? Kamusta na po kayo? Dito sa Pilipinas, kahit na madaling araw, maalinsangan eh. Kaya maaga din tayo nagigising. Iba ho ang init dito. Nako, grabe ho rito sa Pilipinas. Kakaibang init. Kasing init din ng mga balita. Good evening sa mga taga-Europe at Middle East. Matutulog pa lang sila. Sa lahat po. Silito, Hipolito, Emaline Orden, Rico Malonzo. Salamat po. Marilu Segundo. Okay. Maling salamat. Marilu, salamat. Josie Martinez. Ninita Umali. Josie Martinez, salamat. Okay. Josepa Oliva Lopez, good morning. Marvin Villaruel, okay ba yung ating signal? Importante yan. Wednesday, Wilfredo Sablay mula dito sa Montreal. Ayan. Adelaida Busalpa, salamat po. Ralisi Kalinga, ayan. Salamat, Boy. O, Sir Boy, good morning. Ha? Medyo malamig na sa kanila, nakakaingit. Sir Boy, Sir Boy Blue. Sir Boy, good morning po dyan sa Australia. Lumalamig na sa kanila. Kasi ang winter sa Australia, June, July. August, ano na ngayon eh? April na eh. Sarap dun, malamig. Dito naman po, naku, huwag muna kayo umuwi. Napakainit. Luisa Cardona. Tama ba yan? Annabelle Tapawan. Salamat. Jerry, salamat. Ang bilis ng mga pangalan. Okay na ko yung ating signal. And Gonzales, salamat po. Jesus, Gutaw, salamat. Okay. Ayan, thank you. Hello, Estrelita Estarerose ng Japan. Helen Villanueva. Ramonelito Corbeta, salamat po ng Surigao del City. Ayan. Okay. Sige. At dito, ay sadali, nakalimutan itong kabila. Bakit di gumagalaw yung ating Facebook? Kasi Mike Abbey Opinions. Live po sa YouTube and Facebook page kahapon. Salamat po sa ating nakasama. Nakasama natin ang live kahapon ay 5,177. Napupuyat, nagpapakayat pagod at nastarbaho nanonood ng live. Okay? Tuloy-tuloy yan. At dun po sa patuloy pa rin nanonood after ng ating mga live. At sarami pong salamat. Libo-libo nating mga nagsusubaybay sa totoong balitang nangyayari sa ating bansa. At ito nga po yung topic natin ngayon. Okay? Ako napansin ko, ito pansin din po ninyo, yung boses ng Pangulo medyo tumataas na. Ha? Dalawang beses na ho, kung nyo mapapansin. Dalawang magkasunod na araw na naambus interview siya ang ating Pangulo. Lago siya umalis kahapon, pupunta ng Amerika. Yung tungkol kay Kibuloy, sabi niya, sumuko ka na lang, huwag ka na mag-demand. Ikaw ay may kaso, may warrant to pares ka. Nag-demand ka pa, dapat sumuko ka na lang. Ayan, di ba? Medyo mataas ang boses. Kahapon na sundan. Ito paparinig ko sa inyo. Tungkol sa gentleman agreement. Dahan-dahan na pong tumataas ang boses ng Pangulo, hindi na ho siya natutuwa sa nangyayari, at yan ang kailangan natin. Mr. President, huwag kang mag-alala. Mas gusto ng mga Pilipino, magalit ka. Gusto ng mga Pilipino ay talagang harapin mo ang lahat ng pasaway dito sa ating bansa. Kaya ho, ganyan. Okay? So, yatin pong paparaling sa inyo maya-maya ang isyong yan. Na ang tingin ko, aking personal opinion, observation, magkasunod na nagiging mataas na ang boses ng Pangulo, bahagya dahil nga ho sa nakikita niyang yung mga pasaway. Okay? Ito ang ating title. Former President Duterte, magpaliwanag ka. Yan po ang sinabi ni Pangulong Marcos Jr. Dahil ang Pangulo ay nagugulat, kinalabutan, nasyak, o nababahala sa mga pinasok ng nakaraang administrasyon sa West Philippine Sea issue. Okay? Sabi nga ng Pangulo nababahala siya. Nagulugulat siya. Dito sa mga pinasok ng nakaraang administrasyon, kaya dapat daw magpaliwanag kayo. Ito ha, pakinggan niyo ang ambos interview ng mga media sa kanya kahapon dyan sa San Juan City, matapos ilunsad yung traffic summit bago siya lumipad kahapon din papunta ng Estados Unidos. Okay? Talagang grabe ang trabaho ng Pangulo dito at sa abroad, pero binabanatan pa ng iba. Kaya wala tayong magagawa. Yung iba ko talaga, layunin, pabagsakin ng gobyerno para sa kailang interes, hindi tumulong, hindi makiisa.
para sa kabutihan ng bayan. Ito yung ambos interview kahapon. At isa ho sa mga nandudo na itong aming kasamahan sa PTV. Dahil alam naman nyo, nasa PTV po rin ako. Office of the President po yung People's Television. Yung aking kasamahan nandudo at kasama sa nag-ambos interview. At narito ang report na kabuuan tungkol ho dyan sa isyong ito. Magpaliwanag ka, sabi ng Pangulo, sa mga nakaraang administrasyon. By the idea that we have compromised in through a secret agreement the territory, the sovereignty, and the sovereign rights of the Philippines. Ito ang reaksyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kumano'y nakakabahalang gentleman's agreement sa West Philippine Sea, partikular sa Ayungin Shoal, kung saan nakaistasyon ang BRP Sierra Madre. Sabi ng Pangulo, tila na kompromiso ang soberanya ng bansa at karapatan ng mga Pilipino. Muli naman niyang iginiit na wala silang alam patungkol dito kung saan kinausap na anya ang mga opisyal ng administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte upang linawin ito at iba-iba raw ang naging sagot. Kung may naging kasunduan man, hindi ito susundin. There is no documentation, there is no record, there is no... We were not briefed. When I came into office, wala po lang nagsabi sa amin na merong ganung usapan. So we're trying to really, up to now, because from the former administration, iba-ibang sagot eh. Sabi ng isang official na dating government official under the previous administration, there is no such agreement. Sabi naman ng isa, no, there is, and we should honor it. Sabi naman ng iba, maganda yan. Sabi ng iba, hindi maganda. Hindi pa namin alam kung ano ba talaga yung agreement na yan. But kung ay ang sinasabi sa agreement na yan na kailangan tayong magpermiso sa ibang bansa para gumalaw sa ating sariling teritoryo, ay mahirap siguro sundan yung ganyang klaseng agreement. Nakipag-ugnayan na rin anya sa embahada ng China upang alamin ang sinasabing sikretong kasunduan. We are waiting for Ambassador Wang to come back from Beijing na Malaysia, and I asked to see him. Baka siguro sa pagbalik na. At ipaliwanag niya, ano ba, sino ba kausap mo? Sino ba talaga kausap mo? Anong pinag-usapan ninyo? Anong pinag-agrihan ninyo? Was this an official thing or was it a personal thing? Ano ba ito? Dahil wala kaming record. Kahit saan ka tumingin, walang record. So sikretong ginawa lahat ito. Bakit nila ginawa? Kung gagawin man nila, ba't pa nila ginawang sikreto? Nakakapagtaka nga. Kaya it's not a good situation. Nagiging pahirapan ang mga nakalipas sa resupply mission dahil sa patuloy na panggigipit ng mga barko ng China Coast Guard at paulit-ulit na water cannon na dahilan ang pagkasira ng resupply vessel na unay sa May 4, habang ilang tauhan din ng Philippine Navy ang nasaktan at nasugatan. Kasunod naman ang kauna-unahang multilateral maritime cooperative activity sa pagitan ng Pilipinas, Estados Unidos, Japan at Australia sa West Philippine Sea. Sinabi ni US National Security Advisor Jake Sullivan na asahan ang karagdagang joint patrols sa South China Sea. Nakahanda rin anyang madagdagan ang mga kalahok na bansa. Ang Philippine Navy bukas sa lahat ng oportunidad na mapalakas ang operational readiness ng Pilipinas kasama mga kalyadong bansa. Dagdag ng Navy, ang maritime cooperation ay bahagi ng active archipelagic defense strategy at naval component ng comprehensive archipelagic defense concept. Ang mga aktibidad gaya ng MMCA ay pakikiisa sa pagpapanatili ng regional peace and stability. Samantala, itinuturing ng Armed Forces of the Philippines na isang national security concern ang ulat ng umano'y recruitment sa mga part-time military consultant ng mga firm na natray sa China. Iniimbestiga na ito ng AFP at kung may sangkot silang mga tauhan. Kung meron nga po talagang personnel na meron na i-divulge na any information or na leak na information in terms of the military. So we're considering this as a national security concern. So it's actually a fusion po of efforts between interagency po. So nakikipagtulungan po tayo sa iba't ibang agensya tungkol po dito. Posible namang target ng umano'y recruitment na makakuha ng mahalagang impormasyon sa AFP. Ang gusto po nila is of course get data in terms of internal internal data from the armed forces. So kung ano man po nga yung maliit na information
Sabi nga nila, data is the new currency, data is the new oil. So that's really what they're into, no? Kung ano po yung information that they can make sense of. So yun po yung magiging target nila. And of course, that is also what we are trying to prevent. Nagpaalala naman ang AFP sa kanilang hanay na maging mahingat at manatiling profesional, habang inaalam na rin kung may nakapag-apply nga rito. Patrick De Jesus. Ayan, so ayan, kumpletong report. Thank you, Patrick De Jesus, yung aking kasama sa PTV, kung saan nandun din po tayo tuwing alas 9 ng umaga. At siyempre, naroon tayong sariling program dyan sa People's Television, ano, PTV po. Ayan, no? So, kita nyo, si dating Pangulong, nakaraang administrasyon, ang tinutukoy ni Pangulong Marcos dyan. At yung kasalukuyang ambassador, ang Chinese ambassador to the Philippines, ang sinasabing, magpaliwanag kayo. Kasi ang sinasabi ng Pangulo, wala silang makitang mga dokumento na merong agreement. Pero ang problema, itong Chinese government, patuloy ang paglalabas ng impormasyon na meron silang agreement sa nakaraang gobyerno under former President Duterte nga. Kaya ang sabi ng Pangulo, magpaliwanag kayo. So ang atin ho ditong opinion ay dapat ho talaga kasing ito'y alamin dahil ito ay nakataya ang national security ng bansa. Nakataya ang teritory ng ating bansa, ang ating mga property sa West Philippine Sea, Philippine Rice, at saka ho yung Benham Rice. Kasi di ba nauna nang sinabi ni Secretary Gibutsu Duro, ang target ng China hindi lang West Philippine Sea, hindi lang South China Sea, kung hindi yung mismong mga karagatang nasa boundary ng Pilipinas at ng South China Sea o ng China ang gustong kuhanin kasama yung Philippine Rice na napakalawa. Matindi ho ito. Kaya nakita nyo, tumaas na yung boses ng Pangulo doon sa Ambos interview. Nadinig ko yung Ambos interview kahapon. Sabi ko ba, iba na yung dating ni Presidente. Kasi sabi niya, talagang siya, sabi niya, siya daw ay nababahala niya sa agreement na yan. Kasi yung China, may nilalabas na agreement, may sinasabi. Tapos itong kabila, deny ng deny. Ang masakit dito, nagdi-deny yung kampo ni Duterte, pero mayroong taga-loob ni Duterte tulad ni Panelo. Sabi ko nga nung nakaraang video ko, yung sobrang daldal ni Panelo, ano pa Panelo, ni Roque, yun ang nakasira kay Duterte. Yung sobrang daldal ni Roque sa social media, sa media, yun ang nakasira sa mga Duterte na buko na mayroong agreement kasi kinukonfirm niya ulit-ulit na mayroong gentleman agreement. Ito naman si Panelo, sigaw na sigaw, wala. Wala, wala, wala. Sabi ng isa, meron, meron. Ayan. Kaya naguguluhan ng Pangulo. Kaya tama lang na sabi ng Pangulo, magpaliwanag kayo. Diba? Hindi lang sinabi ng Pangulo, Pilipinas itong ating pinaglalaban. Pero bakit may pagkatraidor ang dating nyo? Parang ganun ang dating. Pilipinas ang ating pinaglalaban, pero bakit hindi kayo naninindigan? Yan ang gustong palabasin ng Pangulo. Hindi lang sabihin na diretso. Yan ang aking analysis dyan. Kasi yung punto ng kanyang mga sagot doon sa Ambos interview, may halong galit na at gigil eh. Siyempre nga naman, pinipilit mong maayos ang ating bansa, patuloy ang pakikipag-ugnayan sa malaking bansa para tayo matulungan. Umalis nga kahapon, kapunta ng Washington DC para doon sa napaka-importanteng summit ng tatlong presidente at yan ay ang US President at Prime Minister ng Japan at si Pangulong Marcos. First time mangyari ito sa kasaysayan ng Pilipinas. Nakataya dyan at pag-uusapan dyan ang na external, internal security ng ating bansa. Tapos may mga Pilipinong ganito. Di ba yun, may report pa nga na di umano, may napasok yung military at may nagre-recruit pa ng mga company galing sa China. Di ba? So sana naman po mga Pilipino, magpaka-Pilipino tayo. Ha? Atin itong bansa ang pinaglalaban natin, kalimutan ang politika rito. Eh itong mga Duterte, tahimik na tahimik dito eh. Kita naman niyo yung Vice President. Kaya yan, tama yung ginawa ng Pangulong Marcos. Ha? Ngayon, tatlo na yung caretaker ng ating bansa. Ako, dating ko dyan, wala nang tiwala si Pangulong Marcos kay Sara Duterte sa mga Duterte. Kasi dati, ang caretaker ng ating bansa, pag umaalis ang Pangulo, si Sara Duterte as Vice President. Protocol parang ganun. Ngayon, hindi na. Tatlo na ho yung caretaker ng bansa natin. Kasama si Executive Secretary Bersamin. So, ang aking analysis dyan, nagdududa na rin ang Pangulo sa mga Duterte. Diba? Kung may delikadesa lang eh. Dapat naghihiwalay na yan eh. Pero yung isa, walang delikadesa eh. Marami kasing pera sa Department of
the Department of the Education. Eh, pero diyan 750 billion taon-taon. Ha? Ayaw manindigan, no comment sa iso ng West Philippine Sea. Tapos ngayon, mayroong agreement na ganito. Eh sa inyo rin naman ang galing yan, hindi naman ang galing yan sa administrasyon. Dahil mismong tagaloob ng mga Duterte, Duterte camp, ang sigaw ng sigaw sa media na merong agreement. Yung isa naman, tagapagtanggol, wala, wala. Ah, di ba? Sinong pinaglululoko nyo? Ayan, China, nagsasalita, merong agreement. Bakit hindi kayo sumunod? Sabi ng Pangulong Marcos, sandali, nasan yung agreement? Wala naman eh. Oh. At saka dapat yan, kung dapat yan, ipinaliwanag ng dating Pangulong Duterte bago siya umalis ng bansa. Oh, Mr. President Marcos, President-elect, meron akong pinasok na agreement na ganyan. O di para at least may idea ang Pangulo kung paano i-handle yan. Hindi yung basta iniwan, basta wala na lang. O ngayon, nakabuko na. So yan, yung mga Duterte bloggers, Duterte followers, magagalit sa administrasyon. O, kasi yung nabubuko kayo at pipilitin yung baligtarin ng istorya, gagalitin yung taong bayan, kinukumbinsin yung taong bayan, magalit sa administrasyon. Eh kung matino ka, matalino kang Pilipino, may malasakit ka sa bansang ito, saan kakakampi? Doon sa nakaraan na may pagtataksil ang dating, kasi nga mayroong agreement daw, sabi ni Roque. O itong gobyernong naghahanap ng liwanag, naghahanap ng kabutihan para ilaban ang karapatan ng bawat Pilipino at ng bansa. Di ba? Ganon kasimple, common sense lang. Ang papabor sa mga taksil, taksil din. Ang papabor sa mga pro-China, hindi Pilipino ang dating yan. Kaya magpaliwanag talaga kayo kasi inuulit ko, nakataya po ang seguridad ng ating bansa. Hindi po ito pambabuli lang. Inaagawa na tayo. Sinasakop na tayo. Nakita naman ninyo? Ha? Hindi na hubar kung Coast Guard ang nandyan sa West Philippine Sea. Mga warship na po ng China ang nandyan. At nung nagkaroon nga ng drill ang Amerika, Pilipinas, Amerika, Japan at Australia, nandun din yung warship ng China. Nakamonitor lang. Hindi naman sila gumalaw. Pinapalabas pa ng mga pro-China blogger. Ha? Nag-exercise din. Meron din daw military exercise ng China. Wala naman. Sabi ni General Browner, AFP Chief of Staff, na monitor nila, naka-standby lang yung mga barko ng China. Pero walang drill na ginagawa. Ang merong drill na legal sa exclusive economic zone ng bansa ay ang Pilipinas, Japan, Australia at Amerika. Pero pinapalabas pa ng mga taksil na naman ng mga Pilipino na nag-drill din daw ngayon China. Di ba? Lagi tayong pinapaikutan itong mga taong ito. Lahat na lang ho. Sa kanilang gagaling yan. Hindi lang tinukoy ng Pangulo dahil ayaw nang ibaba ng Pangulo ang level niya sa mga taong yan. Nakita nyo? Kahit sa interview, wala siyang binanggit na pangalan. Pero malinaw sa sikat ng araw at ng buwan kung anumang meron sa inyo ngayong oras na ito, si Duterte, Duterte administration ang tinutukoy ni Pangulong Marcos. Wala namang iba. Dahil yung Aquino administration, Gloria Macapagal-Arroyo administration, hindi naman no, dinadawit dito, hindi naman no, nababanggit dito. Duterte administration na binabanggit ng China na kanilang kausap. At ang nagpapatibay nga dyan, ayun nga po, sobrang kadaldalan ni Harry Roque, siya, saksiya nag-confirm yan eh. O di ba, nagbanggaan, nagbubungguan ang mga pahayag ng mga Duterte camp. O di, bukong-buko kayo ngayon. Kaya tama yung sinabi ng Pangulong, magpaliwanag kayo. Parang hindi lang masabi ng Pangulong, tumulong kayo kung Pilipino kayo, tumulong kayo sa akin, tumulong kayo sa bansa dahil atin ito. Bakit kayo pa yung nagiging problema namin? Parang ganun ang dating, di ba? So Mr. President, okay yan, para sa akin. Bilang Pilipino at nagmamalasakit, ito pong aking mga blogger, itong aking channel, Mike Abi Opinions, YouTube and Facebook page at saka MA Pinoy TV, walang kinalaman ng kahit sino dito. Hindi ako blogger ng administrasyon. Tumutulong ako voluntary sa gobyerno dahil ako'y Pilipino na meron tayong obligasyon sa ating bansa. Kung meron mang organization o samahan dyan na blogger ng gobyerno, hindi ako kasama doon. Ako ay voluntary, walang nag-uutos sa akin, walang nagdidikta sa akin, wala akong pinanghuhugutang galing sa ibang tao, sarili kong diskarte at paniniwala at prinsipyo ang sinasabing ito. Base po sa mga statement, mga nangyayari, pahayag, apila, at yung mga balita nang gagaling kung kani-kanino. Kaya lagi kong pinanindigan yung ginagawa ng gobyerno kasi sa tingin ko tama, may paninindigan ng gobyernong ito under President Marcos. Di ba?
Yun ho yun eh. Kaya inulit nga ng Pangulo, kung yung agreement na yan ay tungkol sa barko, tungkol sa West Philippines, eh, hindi pwede. Hindi katanggap-tanggap na yung ating teritoryo, yung sakop natin, yung ibang bansa ang masusunod. Yung ibang didiktahan tayo ng ibang bansa kung anong gagawin natin sa ating bayan, sa ating bansa. Napakagandang statement na. Ibig sabihin, kahit kailan, sa ilalim ng Marcos administration, hindi siya papayag na pakialaman, utusan ng ibang bansa. Ang ganda niyan. Yan ang paninindigan ng isang pangulong karapat dapat. Pero yung mga opisyal dati, walang sinabi against China. Tapos ngayon may agreement pa, di ba? Sino ang taksil dyan? Sino may pagkataksil? Sino may pananagutan sa bayan? Si Duterte o si Marcos? Former President Marcos? Former President Duterte or President Marcos? O bahala na kayo. Kayo pong nanonood, nakikinig sa buong mundo ng mga Pilipino. Kung Pilipino kayo, may malasakit kayo, maintindihan ninyo. Okay? Huwag na nating patulan at intindihin yung mga baser, troll, at yung mga Duterte vloggers. Talagang lahat yan, puro kabaliktaran ang sasabihin. Hindi yan mga yan sasakay sa tunay na isyo. Lahat pabaliktad ang kanilang magiging pahayag yan. Kasi bukong-buko na sila. Kaya nakita mo doon sa survey ng Octa Research, ano lumabas doon sa survey? 31% ng mga Pilipino pumapabor kay Pangulong Marcos. 20% na lang kay Duterte. Kasi itong nangyayari nito, kung Pilipino ka, paano ka naman sasama sa ganyan? Diba? Tama, yung 31%, mababa pa ngayon, dapat matriple ang taas nun. Kasi yung ginagawa ng gobyernong ito, sa aking personal analysis at opinion, tama, dahil pinaninindigan ang ating teritorya, ang ating batas, at ang ating bansa. Ayun. Kaya ho, sabi ng Pangulo, pagbalik daw ng Chinese ambassador to the Philippines na ngayon nasa China, at pagbalik ng Pangulo, pag galing Amerika, mag-uusap sila. Tatanungin daw niya ng personal, yung ambassador na yan. Ano ba yung agreement niyo? Pakita mo sa akin. Sabihin mo sa akin kung ano yung agreement na sinasabi niyo. At syempre, yung Duterte administration nakaraan, magpaliwanag din kayo. At dapat imbestigahan. Ang problema, kung mga senador po mag-iimbestiga, ay may mga senador dyan, pro-Duterte. Ano nga asahan natin yan? Yan ba si Tolentino, si Bato, si Bilyar, mga Bilyar, mag-inang Bilyar, sino ba ba? Robin Padilla, Jaime Marcos, ano nga asahan natin sa mga yan? Pasintabi na. Eh, laging Duterte at Tibulo yung mga yan. Ngayon, may bago na. Grabe talaga si Tolentino. No? Pinakinggan ko yung press conference niya ng isang araw. Talaga nanlulumo ako. Ay, abogado pa naman yung mama niya. Abay, tinuruan pa si Duterte, si Tibulo. Kung paano i-dismiss yung kaso. Dahil venerable daw yung kaso. Parang hindi abogado yung mamang yan. Sa kasi sip-sip sa Duterte at Kibuloy, ayan, sinasakripiso yung pagiging abogado. Pinagtatawanan siya ng mga abogado. Anyway, nabanggit ko lang ho yun. O yan, pinangalanan ko na yung mga senador. Ilan lang yan? Maaaring marami pang lalabas, mayroong pang darating. Pag nag-iimbestiga ang Senado tungkol dito sa gentleman agreement na ito, maniwala ka dyan. Yung mga senador, hindi neutral yan. Hindi ko nila lahat. Yung mga senador niyan, ipagtatanggol pa si Duterte. Sa halip na tanungin kung ano talaga ang katotohanan. O ano mangyayari sa bansa natin? Kung takipan ang takipan at hindi ilabas ang katotohanan. Ay ito si Pangulong Marcos, ang kanyang administration, gusto niya yung totoo. Sa tingin ko, gusto niya malaman ng taong bayan ang totoo at manindigan tayo kung anong tama. Tapos yung mga politiko, kampi ng kampi, pati yung kanyang kapatid. Si Jaime Marcos, hindi na Marcos ang dating niya. Talagang ibang lahi na ang dating niya. Lahat ng ginagawa ng Pangulo, kinukontra niya eh. Ngayon yan, isang araw nga, may parinig na naman siya. Nilalagay daw sa mapanganib na sitwasyon ang Pilipinas ng Marcos administration. Isipin mo yan. Magsasalita na siyang nilalagay daw sa panganib ang bansa ng Marcos administration. Eh, kapatid niya yun eh. Sinasabihan niya ng gano'n sa halip na kanyang tulungan kung paano maayos ang bansa, siya pa yung problema. So, kaya again, kahit pa ulit-ulit tayo nananawagan, mag-i-election ako next year, malapit na. Isang taon na lang. Ngayon, April. Next April, kampanya, di ba? Mayo kasi eleksyon. So, isang taon na lang eleksyon. Maging marunong tayo. Itong mga senador na identify sa Duterte kay Buloy Kang, awa, pag ibinalik pa niyo sa pwesto, eh, kasalanan na inyo yan. Kasama na kayo, nasisisihin ko. Kung kayo ngayon, yung ibang mga tao, mga butante, nagsisisi dun sa pagkakatalaga niya dun sa ilang mga senador, eh,
dahil nga sa supply. Next election, pag binalik pa nyo ito, kayo na rin, kasama kayo sa dapat sisihin. Hindi lang yung sarili nyo sisihin nyo. Kasi ulit-ulit na tayong napapahaya na ang kailangan nating opisyal ng gobyerno may puso, may makatao, may prinsipyo, may paninindigan para sa bayan, hindi para sa sarili lang. Evangeline Casero, thank you very much, ma'am. Magandang umaga po. Buhay po kayo. Thank you. Salamat po. Hmm? Sobrang demokrasya sa atin. Sobrang-sobrang po ang demokrasya natin. Hindi ko alam kung anong gagawin dyan ng administrasyon. Yung Presidential Communication Office at yung mga handler ng Malacanang, hindi ko alam kung anong ginagawa nila. Wala naman akong natatanggap na nga. Saka alam ko, hindi naman nila ako pwedeng pakialaman din sa ginagawa. Hindi ko alam kung ano pinagagawa nila, kung paano nila i-counter itong mga fake news. Ang daming fake news. Di ba nung kailan lang naglabas ng programa ang Pangulo kung paano labanan ng fake news? Ewan ko kung anong ginagawa nila. Diba? Ako, itong aking ginagawa ito, sarili ko ito. Wala akong pwedeng magdikta sa akin at wala akong pwedeng makialam dito. Di ba? Sa aking mga channel. At ako'y nagpapasalamat doon sa aking programa sa Channel 4 at Channel 13. Malaya din ako doon. Hindi nila ako pinagbabawalan. Kung anong gusto kong talakayin at sabihin doon, hindi po nila ako pinakikialaman. Kaya proud ako at napunta ko niyan. Ano? Na mas malakas at mas malawak ang nararating. Kasi yung nationwide ang government station, PTV at saka Radyo Pilipinas. Kahit saan lugar yan, abot yan. Kahit saan cable channel, nandyan po yung PTV at saka IBC 13 kasi communication ng Office of the President. Pero kaya proud ako na nandyan ako dahil nagagawa ko ang gusto kong sabihin at gawin, walang nakikialam sa akin. Walang nagsabing ganito, ganito, huwag mong gawin ito, ganito, wala. Kasi sinabi ko yun sa kanila, nandito ako, gagawin ko yung trabaho ko. Diba? Kaya salamat dun sa mga bossing ko diyan sa PTV 4, ah, hindi at saka 13, hindi nila ako pinakikialaman. Alam nila na yung kung anong trabaho ko. Ayan, diba? Yun yung sa akin yung importante. Kasi napakahirap ng yung ginagawa mo, pakikialaman, ang alam mo naman hindi nakakaintindi rin. Mahirap yun. Diba? Ayan. Okay? So, ito hong mga lately statement ng ating Pangulo, napakaganda nito. Sana dagdagan pa ng Pangulo. Mr. President, hindi man ako nakikialam. Personal ko lang hong appeal sa inyo. Dagdagan pa ninyo ang sundot, galit, tapang ng mga statement. Kailangan na. Sobra na ang pambabastos sa inyo ng mga anti-Marcos, anti-administration. Mga vlogger, mga politiko, sobra na, Mr. President, ang ginagawa sa inyong pamilya. Damay na ang Pilipino. Buong Pilipinas, sinisira ang imahe sa international community at mamamayang Pilipino. Mr. President, dagdagan mo, pangalanan mo na. Ayaw niyang magsalita, ayaw niyang pangalanan, pero obvious naman, pag ang Pangulo nagsalita, alam mo na kung sino ang pinariringgan niya. Alam niya kung sino sinasabihan niya. Ang sinabi niya, nakarang administration, doon sa ambos interview kahapon. Sir, kailangan ba magpaliwanag niya si former president? Yung nakarang gobyerno, dapat managot, dapat magpaliwanag. O, yun na yung general yung statement niya. Diba? Pag hindi pa naman nakuha nyo yan, eh, rupor kayo sa eskwilahan. Romy! Ano ito? Talyoga. Talyoga, thank you. Wala at aha, mabuhay po, salamat. Austin ng Austin, Texas. Okay. Ako nagpapasalamat sa ating lahat ng mga Pilipinong nasa abroad. Kasi parang majority ng ating mga nanonood ng mga Pilipino sa abroad, overseas Filipino workers o mga Pilipino nakabase na kung saan saang abroad, napaka-professional na nila. Naintindihan nila yung ginagawa natin at ginagawa ng ating gobyerno. Dito sa ating bansa, mayroong pangilang-ilan kasi nandito sa atin ang troll eh. Walang troll na OFW, walang troll din ang mga Pilipino sa abroad kasi mga professional yun eh. Alam nila ang batas doon, alam nila ang batas dito, alam nila na ang bansa dapat magkaisa para umulad tayo. Alam yan ang mga overseas Filipino workers at mga nasa sa ibang bansa kahit may pamilya na, basta Pilipino. Dito sa atin, may mga troll at mga baser kasi yan ay hanap buhay nila. May nagkukumpas sa mga yan. Pati yung vlogger, yung anti-Marcos, anti-administration vlogger, troll at saka baser, isang grupo yan. May nagkukumpas sa kanila. Alam ko yan, pati nga ako binabanata nila. Pinipersonal ako eh. May nyo napansin na kinakalat nila sa media ulit-ulit yung mga statement ko kung ako ay nasa SMNI. Ha? Nung nandudun pa ako at saka nung pag-alis ko, pinagdugtong nila yung mga video, pinapalabas nila akong masama. Di ba? Hindi sila makamove on. Sinasabi nila, hindi daw ako makamove on, pambira.
From day one, nag-move on ako. Masaya-masaya ako sa pag-alis ko sa kanila. Sila ang hindi makamove on kasi until now, ah, pinagdudugtong-dugtong nila yung mga statement ko noong araw, pinagtatanggol ko raw si Kibuloy noong araw, ngayon hindi na. Eh, hindi sila nakakaintindi ng employees, employer-employees relationship. Uy, kayong mga baser at mga member ni Kibuloy, hindi kasi empleyado kayo eh. Para kayong mga tuta niya, kung sabihin ni Kibuloy, sumusunod kayo, hindi nyo naintindihan yung employer-employees relationship. Nung nandudon ako, may relasyon kami kasi empleyado ako. Nung umalis ako, automatic putol yun. Uy, bakit ko pagtatanggol siya? Pwede ko siyang ipagtanggol na nandudon ako dahil empleyado ako. Pero nung umalis ako, wala na akong karapatang ipagtanggol siya. O, hindi nyo naintindihan yun. Diba? Ngayon, pinapalabas nyo na dalawa daw yung statement ko. May statement na akong pabor kay Buloy, ngayon daw hindi. Aba, natural. Ba't ko naman kakampihan yung ang kaso ay rape? Hindi ko sinabing guilty na. Mas gusto ko, harapin niya yung kaso. Rule of law. Ha? Bakit ko pagtatanggol na nagtatago sa batas? Bakit ko naman nagkakampihan ng takot tumarap sa batas? Di ba? Hindi ko sinabing guilty siya. Siya ay merong pananagutan. Sabi nga ng Pangulo, akusado ka, bakit ka nagdi-demand? Di ba? Yan yan eh. Yan ang malinaw dyan. So, yun o. Napaliwanag ko lang kasi ngayon eh, kinakalat nila yung mga video na ano, ha? Akala nila at nakakakuha yun ng kakampi nila. Hindi niya alam na lutang sa taong bayan. Kayo ang hindi makamove on. Ako, masayang-masaya ako from day one nang umalis na ako dyan. Di ba? Kaya tama-tama, nakita niyo, pag alis ko, nakawindang-windang sila. Puro fake news eh, kaya nasara. Di ba? Oh, yan, sarado na kayo. Oh, yan, sabi ko, kampi-kampi kayo, Duterte, Kibuloy, blogger, baser, troll, magkakampi yan. Anti-Marcos. Ha? Sila yung anti-Marcos. Yung piklawan, dilawan, hindi na ho ganyan. Ilang beses ko na sinabi, marami ng mga programa ang Pangulong Marcos na suportado ng Liberal Party. Suportado ng piklawan. Di ba? Wala kayong madinig na matinding batikos mula sa lehitimong oposisyon. Yung mga nagpapanggap na oposisyon, yun ang batikos ng batikos, fake news, fake documents, lahat-lahat, anti-Marcos, yun yun. Identify Kibuloy, Duterte, group yan, camp. Yan, ha? Hindi naman sila ganun karami. Ay doon yung tama yun sa survey na lumabas, 20% na lang daw sila. Rosalie Iwama, tama ba? Thank you po sa inyo, salamat po. Ayun, okay? So, yung mga buzzer, mga troll, alam ko namang hanap buhay lang yan, ninyo, inutusan kayo, ha? Ngayon kung may nagkukumpas sa inyo, kaya kayo nagtatrabaho para may pakain siguro ka sa inyong pamilya, ay bahala na kayo doon. Ah, di ba? Okay? Yung mga anti-Marcos, inip na inip, gustong-gusto nilang palitan na si Marcos at gusto nila sila ang pumalit. Yun lang naman, wala naman silang national agenda. Wala naman silang vision para sa kabutihan ng bansa at katatagan ng ating bansa sa West Philippine Sea. Ang kanilang mission vision lang, palitan si Marcos at sila ang maghawak. Bumalik sa kapangyarihan, maging masarap ang buhay sa kaba ng bayan. Yun lang, wala nang iba. Meron ba kayong nadinig na programa sila na para sa national security, para sa development, para sa magandang ekonomiya ng bansa, para sa magandang foreign policy? Wala kang narinig. Wala kang madidinig sa kanila. Mula sa mga personalidad sa kanilang nagkukunwaring oposisyon, blogger, followers at lahat. Wala. Di ba? Isa lang ang layo nila. Palitan si Pangulong Marcos, iupo si Sara Duterte at bumalik sila sa kailang kapangyarihan. Patay kang bata ka, delikado ang bansa natin pagkaganyan. Malamang yung West Philippine Sea mawala sa atin. Malamang yung Philippine rice mawala sa atin. Malamang pati yung Benham rice mawala na rin sa atin. Katulad ng sinabi ni Secretary Kibucho Doro. Mawawala ang maraming karagatang sakop ng Pilipinas pag hindi tayo nanindigan. Eh hindi naman sila nanindigan eh. Eh na nga, mayroon nga gentleman agreement pa. Tinamaan ang kulog ng buhay yan, oh. Matatawa ka na lang. Okay? So, foreign policy ng Pangulo, okay na okay, respetado ng ating gobyerno. O, ano ito? Ah, yung survey Duterte Tulpo. Ano? Si Tulpo sabi, hindi naman siya kakandidata ro eh. Eh, kasi lumamang na ng 10 to 15% si Tulpo kay Sara. Ayan, no? Eh, siyempre, yung isa,
pinagbibinta nila, masyado ano, mainit ang ulo lagi, si Tulpo. Hindi naman isa, no comment. Narito, ang mga gustong kumandidato, isang no comment, saka isang mainitin ang ulo. O sabi naman ni Tulpo, huwag nyo akong isama dyan, hindi ako kakandidato. Ayan. May panawagan si Tulpo, huwag niyong isama sa survey ang aking pangalan dahil hindi ako kakandidato. Yun ang isang gustong maging presidente, no comment. Vice President, no comment. Patay kang bata ka. Ano yun? Anyway, God is good all the time. Overtime na ng 5 minutes, ano ha? Okay? Inuulit ko, ano man ang aking sinasabi at ginagawa rito, galing sa aking pagsusuri, pag-aaral yan. Opinion, interpretation, analysis sa mga nangyayari. Para sa inyo, para sa bayan. Malasakit lang, pagmamahal sa bayan ang importante. Ang puhunan natin ay pagmamahal at prinsipyo. Wala tayong pakialam sa mga politikong yan, mga gobyerno, mga administrasyon. Ha? Ay yung mga troll, mga baser na yan, alam na natin kung sino ang nagkukumpas sa kanila. Huwag na natin pansinin yan. Huwag na natin ibaba ang level natin sa kanila. Di ba? Ayan. Okay? Di ba? Nasaan si Arlene Ocampo, yung sukay namin? Si Arlene, nandiyan ba? Wala yata. Si Arlene Ocampo, si Jun. Jun, sigurado nandiyan. Jun, Kaluwag, Arlene Ocampo, ano? Yung kanyang pamilya sa Cavite, sa Maynila, sa New York. Ha? At lahat ng ating mga taga-subaybay. God is good all the time. Wala nang oras talaga, oh. Overtime na kami, ha? Lord, save the Philippines. Ah, salamat po. Salamat po sa lahat ng mga nanonood sa buong mundo. Hindi ko naman isa-isang pangalan. Ako, sorry po dun sa mga ano. Minabasa ako kahapon, isang araw pa yata. May nagtatampo. Hindi raw nababanggit yung kanyang pangalan. Uy, pasensya na po kayo. Hindi ko talaga masasama mababanggit lahat. Hindi ko may papangako mabanggit ko lahat ang pangalan. Pero yung nandyan po kayo, napapanood kayo ng mga tao, nakikita ko kayo, na dahil kayo po ay sumusuporta at nagmamahal sa ating bansa. Panalo tayo yan. Manindigan, panalo ang bayan. God is good all the time.